Sa punto pong ito, makakausap natin si Laban Konsyumer President Vic Dimagiba. Magandang tanghali po sa inyo. Ay, magandang tanghali uli, Rapi and Miss Connie. Yeah. Opo. Maraming okay. Customer na po ng Manila Water ang namumroblema dahil wala silang tubig. Ano sa tingin nyo ang dapat gawin ng mga consumer tungkol po rito? At paano ba masosolusyonan ng water concessionaire ang problema sa supply ng tubig? Alam mo, general statement, no? Dapat kasi maayos ang pangmalakad ng kumpanya, no? Lalo na dito Manila Water. Pangalawa, ang amin pong sariling evaluation, wala naman tayong tubig na walang kulang sa supply ng tubig. Mm-hmm. Maski na sabihin mong bumababa ang level ng Lamesa Dam, hindi naman siya ang source. Eh. Lamesa Dam, secondary na yun eh. Pinagdadaanan na yun and towards the end user na. Mm-hmm. Meron naman tayong enough source. Number one, yung Angat Dam. And then, pwede ka pa nga umangkat north. No? Meron pang talawa, tatlong dams dyan. Kung talagang well-managed, synchronized, at may strategic planning, dapat ang tubig at the height ng malakas ang demand, eksakto. No? So, yun pong nangyari sa atin dahil out of the blue, biglang one morning nagising tayo, wala ng tubig yung mga customer ng Manila Water. Bakit po nangyari gano'n? Samantalang si Manila naman, pareho naman silang concessionaire, wala naman silang sinasabing problema sa supply. So, I guess it's a really a question or an issue of kulang sa plano mm-hmm. o hindi pinlano. So, kaya sinasabi tayo po, ito, nandito na. Oh. Ang sinasabi po nyo, mismanagement at posible sigurong lack of foresight dahil lang sinasabi nila, eh, nagka-problema yung bago nilang planta kaya hindi kaagad nakapag-produce ng tubig para mo, sa... Alam mo, Rapi, nagkaroon tayo ng peak rate rebasing consultation last year, August-September. Nag-present ang dalawang kumpanya, yung Manila Water, Manila, ng kanilang business plan. Mm-hmm. Alam mo, wala naman lumabas dun sa business plan, sa presentation nila na hindi maganda para sa consumer. Eh. Lahat maganda. No? Everything good, everything for the service and delivery of good service to the customer. So wala pong abiso roon na nagkakaproblema sila dun sa design nung kanilang kaya bagong planta? Na, mm-hmm. Kaya nga in-approve ng MWSS yung mga hiningi nilang mga petition eh. In-approve lahat yung increase. In fact, ang Manila Water last year, ang dagdag na binabayad natin is 1 peso and 46 centavos per cubic meter. Mm-hmm. Tapos itong taong ito, alam mo itong taong ito, dahil daw sa inflation, binigyan na naman sila ng 64 centavos per mm-hmm. cubic meter. Ibig sabihin, ikaw ang regulator, ikaw ang pamalaan, bibigay mo lahat sa concessionaire ang hinihingilang rate increase. Hindi ba ang katumbas naman doon dapat is better and excellent service? So kung ganito po ang kaso, pwede ho kaya silang singilin? Hindi lang singilin. Una, immediately, kuha kami ng panawagan sa Manila Water. I-address muna nila sa mga customer nila yung dagdag presyo na inalaw ng MWSS until supply normalizes. So total yan, Rapi, 2 pesos and 10 centavos per cubic meter. No. Pangalawa, yung balita na tutustusan sila ng Maynila ng dagdag ng tubig, kung meron man dagdag gastos yan sa Manila Water, huwag nilang ipasa sa consumer. Mm-hmm. No, i-absorb nila yan kasi under the concession agreement, ang obligasyon nila is to deliver service, good service, 24 hours. Hindi sinabing 5 hours, 7 hours, 8 hours a day. Walang ganon. Mm-hmm. 24 hours kailangan continuous. Except kung meron lang ng breakdown, eh naman isang oras, dalawang oras nare-repair. Pero itong nakikita na, and it's not only for this week ang ating tinitingin ng problema. No? I think mukhang 2 months or 3 months. Yan na nga po. Suddenly, lang pala rin tayo sa kadadasal natin. Magkaroon na naman ng mga ulan, ano ha? So anyway, immediately, yun ang dapat gawin. Kasi yun pong binabanggit nyo, na dapat tanggalin muna yung dagdag singil. Although ngayon nga, walang lumalabas na tubig sa mga gripo. Saka yung binigay na inflation, MWS inflation na
60 pesos ang computation ko, 2 pesos and 10 centavos sa Manila Water. Sila na muna ang ating pag-usapan kasi wala pa naman tayong suliranin sa Manila. Papasok lang ang Manila, looking ahead, kung matuloy man yung usapin nila o usapan nila na magdadagdag daw ng million of liters para maipsan ang requirement ng mga customer ng Manila Water, hindi libre yun, Rafi. Siyempre may presyo yun. Eh yung presyo nun ba eh, itong rate na in-approve ng MWSF o may additional handling charge na idadagdag? Kung meron man, huwag nila rin ipasa sa consumer. Sa consumer. Gaano po kahalaga yung role dito ngayon ng MWSF para ma-monitor itong mga bagay na ito? Alam mo, they have a lot of explanation to the public eh. Kasi when they approve the rate, ang kakibat niyan, they were convinced na ang serbisyo ay maganda at ang supply at walang magiging aberya in the future. Sila magpaliwanag yan. Hindi yung sila magpalusot. Kasi sila yung regulator eh. Kaya nga dumadaan sa kanila eh, kami nga nag-oppose. Wala naman kaming nangyayari sa amin. Natalo din kami. Inapprove din nila lahat. No? Mm-hmm. Pero ngayon, nandiyan dyan, I think, dito naman sila sumayad sa side ng consumer, no? So ang sinasabi po ninyo, hindi lang po yung concessionaire na dapat singilin dito, pati na yung MWSS. Dapat, alam mo, kung may nakikinig na matakas na official ng pamahalaan, kailangan, they should also put MWSS to task, eh. Mm-hmm. Hindi lang, kasi nabasa ko, investigahan yung Manila Water sa Canal in Manila. Eh, sila naman regulated ng MWSS. Ba't hindi imbestigahin nila ang MWSS? Mm-hmm. Eh, kawawa tayong consumer. We're paying for the tariff that they authorized up to now. Ha? Up to now, binabayaran natin yan. Mm-hmm. Ngayon, hindi naman tayo nakakuha ng 24 hours. At lang sa consumer. I mean, level lang nila yung pagtrato sa ating mga consumer. Siyempre, mga dambuhala yan. Pag-aari ng mga malalaking tao. Mm-hmm. Pero kung wala ka namang utang sa kanila, ibigay nila yung serbisyo na kailangan at kinumit nila sa atin. Mm-hmm. At doble dagok pa sa mga consumer po yung pagtataas ng presyo ng mga timba, balde o drum at pati sa mga water refilling o supply stations. Ano po dapat ang action ng gobyerno rito? Dahil crisis na ito, hindi mo ba? Water refilling stations, no? Mm-hmm. Dahil ang tubig ay basic necessity. Opo. Kailangan rendahan yan ng local government unit, no? Okay. At ang prevailing price naman yan, yung mga bote, 25 to 30 pesos, eh. Depende kung pick up o deliver, no? Mm-hmm. I think kahit saan ka pumunta ng siyudad sa NCA, nandun lang yan, 35, 20, no? Anything above that, kung pumapalo na yan ng 40, 50, 60, sa Mandaluyong na may 90 pa. Ano yun na nila? Sutoyin na nila. Kasi, profiteering na ang tawag doon. Ulitin ko, ha? Water is a basic necessity. Mm-hmm. So, merong batas dyan yung price at profiteering yan. Huwag na sila magturuan kaysa DCI, kaysa local government yun. Magtulong-tulong na sila. Kasi, kung hindi nila kukontrolin yan, ako, baka mangyari yung katulad doon sa experience namin sa Undoy, doon sa Tacloban. Tumalo din ng 200 galon ng tubig doon eh. Oo nga po. I mean, you have followed those stories. So, dito pa lang habang maaga, inuwi na nila, disiplinahin na nila, huwag namang pagsamantalahan. So yun po nga, yung law of supply of demand po, hindi dapat mangyari dito dahil nga, pwede nang sabihin crisis dahil ang tubig ay talaga napakahalaga para sa lahat. Alam mo, hindi crisis rapi. I'm not convinced na hindi we don't pa. Have supply. No? Mm-hmm. I think water can be brought down to NCR from where it is at the moment. No? Kailangan lang may mag-utos. No? Hindi yung ako Manila Water, ako Manila. Yung bang corporate issues, no? So hindi po kayo wala na muna yan. So hindi po kayo kumbinsido dun sa sinasabi na it will take a few more weeks or even a month bago nga makapag-supply ng matulungan ng Manila ng Manila Water? Alagay ko, technically, I don't think it will take that much. Eh. I think ang issue dyan, from my experience, ang issue dyan yung presyo. Eh. Mm-hmm.
Oh, I think ang preso issue dyan eh. Ay, at the end of the day, mga damuhala kasi may-ari niyan eh. Wala namang magpapalugi dyan, oh. Ito, hirap na hirap nga kami sa public hearing, pampababa yung mga kanilang hinihing approval dyan eh. Ito, medyo bumaba ng konti. Primarily because yung paggawa ng Kaliwa Dam Project, lumalabas ngayon yung issue ng Kaliwa, no? Oo nga po. Gusto kasi niyang gawin niya ng mga concessionaire eh. Mm-hmm. Eh, this time, hindi na. Kinuha na ng gobyerno under yung PPP. Mm-hmm. No? So, ang gobyerno ng PPP. Kung hindi, maybe we're paying double what we're paying at the moment kasi sinisingil na tayo dun sa Kaliwa Dam Project na yan. So dapat po ang sinasabi niyo yung gobyerno should step in at talagang mas malaki yung role nila ngayon dito sa isyung ito, lalo na yung pagtulong ng... kasi wala naman makitang malinaw eh. Mm-hmm. At nagtuturoan sila eh. At well, I heard may lalabas daw executive order. I don't know what the executive order will provide and who will implement the executive order. But at the moment, kung ano man yung batas ngayon, MWSS yun eh. Sila yung nakapuront dito. And MWSS under Department of Public Works. So siguro, pwede nyo rin kalampagin ng Secretary ng Department of Public Works and Highways kasi at the cabinet level, siya naman ang nagsusupervise ng MWSS. Sila na dapat ito eh, dahil ganoon naman ginawa sa Bigas Rapi, di ba? Nung naubos yung NFA rice, di ba? Nakialam naman dyan, cabinet na eh. Hindi naman NFA eh. Inutusan nila NFA, you import. Oh, edi nag-import, pina. Tapos inutusan yung mga grocery supermarket, you import. O ganun, dapat sa tubig, someone will also tell that, ano? At kung mayroon nga bang tubig, ilipat dito para lahat at anong kayo mag-usap sa presyo. At kung meron pong executive order, dapat gawin na agad-agad at hindi na patagalin pa. Hindi ko nga alam na alam mo ba sa dyaryo, pero nga ngayon, monitor nga ako ng monitor kung meron na eh. Kasi I also want, katulad mo, in-interview mo ko, gusto ko man, in sync din ako kung ano na inutos, ano ah. Yun, yun pong binanggit nyo na call na sana ay huwag munang ipatupad yung dagdag singil. Ito ba yung formalize ho ninyo sa MWSS? Alam mo, hindi ako sa MWSS na nawagan. Sa Manila Water ako naniwagan. Kasi lagay ko, mas may pag-asa tayo sa korporasyon. Meron silang responsibility eh. I think they should be able to make their own decision. Huwag may MWSS kasi legal na naman na magiging sagot din eh. Legalistic na naman yan, hindi operational. Ang problema natin, operational. Okay, sige po. Well, aabangan po natin ngayon yung magiging action ng MWSS patungkol sa isyong ito, yung binabanggit nga po ninyong executive order. Maraming salamat po sa inyo. Good morning, Rapi. Maraming salamat. Si Laban Consumer President Vic Dimagiba.